Napadaan ba dito si Joylene? Hindi, Marek. Nawawala ba siya? Gilbert! Hatid ko lang to anak natin sa eskwelahan, ha? Oh, sige. Mag-ingat ka. Ingat kayo. Nitong Marso, nabalot ng takot ang mga kababaihan sa bayan ng Tarangnan sa Samar. Pinasok niyo yung bahay. Sino ka? May taong napabalitang gumagala at naghahasik daw ng laging. Sumasalakay siya, mapaumaga man o disoras ng gabi. Sino ang suspect? At paano matitigil ang ginagawa niyang karumal-dumal na krimen? Isang usok ang napansin ng mga residente sa loob ng kakahuyan sa Barangay Karunghan sa Tarangnan, Samar. Parang may usok doon, no? Sir! Nang lapitan, laking gulat ng mga residente sa kanilang natagpuan. Wala pong lalapit. Tila labi ng tao ang kanilang nakita. Makala rito. Saman po kayo. Nakita yung mga tao doon na ano, may nagsunog. Kinabukasan sa dalampasigan ng parehong barangay, isang kahinahinalang sako ang nalambat ng isang mangingisda. Sa cellphone video na kuha ng ilang residente, makikita ang isang puting sako sa dalampasigan ng Barangay Karunghan. Mapapansin din na may mga bato sa labas nito na tila nagsisilbing pabigat. Nang buksan ang sako, dito na tumambad sa mga isda ang sunog at putol na katawan ng isang babae. Dito ko na bangga yung kuhan sa bangka ko, yung patay. Bumalik lang ako, napunta ko sa kapitan sa barangay. Ipinagbigay alam ng mga residente sa Tarangnan Police ang kanilang mga nakita. Dali ah! Ano ba yung sinasarap? Yung nakita doon, yung katawan pero wala ng paa at wala ng kamay, mayroon pa namang ulo, ma'am. Agad nagsagawa ng imbestigasyon ang mga polis. Ayon sa necropsy report mula sa Rural Health Unit ng Tarangnan Samar, kumpirmadong buto ng tao ang nakuha mula sa sunog. Bago nito, isang babae rin ang napaulat na pinagtangka ang gahasain umano sa loob mismo ng kanyang bahay. Ano ang kwento sa likod ng sunod-sunod na krimen na naganap sa tahimik na barangay ng Karunghan sa Samar? At sino ang babaeng natagpo ang putol-putol?